Tanong ng mga nakararami kung bakit hindi natuloy ang pagpunta ni Leobert sa Manila para magsagawa ng lie detector test. Totoo kayang nilaglag ito ng Raffitulfo in action dahil sa isang malaking politiko ang sa likod nito. Po na ano, ang usapan po talaga namin ni si Raffitulfo, ang lie detector ko sa Manila. Okay. Tapos, ang pagkasabi sa akin doon, dadalhin ako sa Manila. Tapos sabi ni Ma'am Mary, mag-prepare na raw kasi alis na kami puntang Manila. Mm-mm. Tapos hindi naman natuloy. Pagkatapos nun, tumawag na naman siya na mag-prepare na raw kami kasi papunta na raw kami ng Manila. Tapos hindi naman natuloy. Tapos pinuntahan niya ako doon sa bahay kung saan ako tumutuloy. Mm. Ang sabi niya sa akin, kung willing pa daw ba ako na magpalay detector pero hindi na raw po sa Manila. Mm. Kita nyo? Dito na sa Palawan gaganapin. Eh kung magtanggi po ako doon, baka sasabihin po talaga na guilty ako. Kaya kahit po alam ko na ganun, na nasa trauma pa ako, kagaling ko lang sa trauma, hinarap ko po yan. Mm. Na kahit na mismo kamag-anak ko, parang ayaw ko pang makausap kasi trauma pa po talaga ako nun. Mm. Pero at least nasagot mo yung tatlong tanong, di ba? Opo. Oo. Nasagot mo. Kaso lang, sabi ng lie detector, sinungaling ka. Eh ibig sabihin, pati yung pangalan mo hindi totoo. Di ba? Oh, sabi ng 658, Sir Bigwas, dito nga po sa amin, may nakitang bangkay sa gitna ng tubuhan. Halos tatlong buwan na. Yung bangkay, eh halos buo pa. O, oh, kita nyo? Hindi nga mapapaniwala ang taong bayan eh. Dito naman, Linlin Nonay, ano yun? Ito, ito Lamjet Dakuyanan. August 6, tumawag amo ni, o, oh, tira ha, ni Jubilin, gamit, o, oh, tira, gamit ang, gamit ang CP number ni Jubilin, kumukuha ng ticket. Paano nangyari? August 5, nawala na si Jubilin. Dapat maimbestigahan na yan. Sinong amo? Wala akong binanggit kanina ang amo, ha? May tumawag sa ticketing. May tumawag sa ticketing na nagamit ang yung cellphone number ni Jubilin. May tumawag. Tumawag doon gamit ang cellphone ni Jubilin. Gay-gayin natin yan. Sabi ko nga kung ang investigador magaling lang eh. Tinago lang ninyo eh. Baka sa gusto nyo pa sabihin ko na kung saan ticketing siya tumawag. Baka gusto nyo pa. Pero hindi nagamit nila yung cellphone na iPhone ni Jubilin. Hindi na. Hindi na. Sabi ko nga sa inyo eh. AJ Rufino Asusina. Sir, pakipin comment ko. Ayaw ko nga. Noong una pinagdidiinan ng Galino, permanent nyo yan ha, na pinagdidiinan talaga ng pamilya Galino na hindi raw kay Jubilin yung mga damit, underwear na nakita sa crime scenes. At sabi pa ng kapatid niyang si Junalin, amoy ukay-ukay daw yung mga damit. Pero, nasa na yun? Pero bakit ngayon parang napakadali nilang maniwala na si Jubilin ang yung kalansay? Anong nangyari? Sana explain kayo ulit, Galino, pamilya. Huwag ninyong ipinagluloko ang mga tao. Magiging kalaban ninyo ang taong bayan. Nandoon tapo yan. Tapo.